Pinangalanan na sa pagdinig sa Senado ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na present noong naganap ang hazing sa law student na si Horacio Castillo III. Ang sinasabing leader ng frat na si Arvin Balag nakaditine ngayon matapos makontempt dahil sa paulit-ulit na pagtangging sumagot sa mga tanong. Makibalita tayo kay Lala Roque. Ginagago mo ba yung committee na ito? May answer to that question is no po. Pinagsabihan ni Senador Juan Miguel Zubiri si John Paul Solano, isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay sa hazing victim na si Horacio Castillo III. Yan ay matapos hindi makapagsumite ng kanyang sworn statement kaugnay sa pagkamatay ni Atio, kahit na ipinangako niya ito. I don't believe it's beyond your control. Ginagago mo lang talaga kami. I think you were prevailed upon by your brothers. I'm sure that is what had transpired. And therefore, Mr. Chairman, let's forget this. No longer allow this the disrespect of this committee. And I move to release the testimony of Mr. Solano that he had given during executive session. Agad namang inaprubahan ni Senador Panfilo Lacson ang motion ni Zubiri na basahin sa pagdinig kanina at testimonya ni Solano na ibinigay niya sa isang executive session. Base rito, tinawagan niya si Oliver John Audrey Onofre at pinapunta sa Aegis Juris Frat Library. Pagdating niya roon, nakita raw niya si Onofre kasama sina Axel Hipe, Arvin Balag at Mark Anthony Ventura. Sinubukan daw niyang bigyan ng first aid si Atio na walang malay ng kanyang daktan. Si Balag ang nagdesisyon na dalhin sa Chinese General Hospital si Atio. Isinakay raw si Atio sa pulang pickup na minamaneho ng driver ni Ralph Trangia na si Romeo Laboga. Pagdating sa ospital, dinala ni Solano si Atio sa emergency room at sinabing napulot niya ito sa balutondo base raw sa utos ni Balag. Iniwan daw siya ni Natrangia at Balag sa ospital. Ang testimonyang ito tumangging kumpirmahin ni na Balag, Hipe at Ventura. Nakasaad din sa testimonya na itinanggi ni Solano na siya ang nag-text sa magulang ni Atio. Nagtago rin daw siya sa Tarlac at Pangasinan sa takot. Natulog daw siya sa waiting sheds at itinapon ng cellphone. Tapos noong mayroon po akong natirang last 700 pesos, pinambili ko ng cellphone, tapos naka-SIM card, sabi ko, Dad, uwi na ako, ayoko nang magtago. So he contacted Tatay Divina, the father of Dean, who then contacted Dean and then contacted some brads to help me. Will you confirm this part? Yes, I spoke with my dad. My dad and the dad of John are friends, Mr. Chairman. Nasa pagdinig din si UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina, na nauna nang nagsabing nag-leave of absence siya sa Aegis Juris mula nang maupo bilang dekano. Nanindigan siyang patas siya kaugnay sa investigasyon. Ipinakita naman ng Manila Police District ang screenshot ng pag-uusap sa chat ng umano'y frat members ng Aegis Juris na naunang lumabas sa social media. 30 ang miyembro ng chat group. 19 dito, dumalo sa pulong sa isang hotel sa Quezon City para pag-usapan ang magiging hakbang matapos ang pagkamatay ni Atio. Kabilang dyan, sina Cecilio Jimeno, Jose Miguel Salamat, Edsel Bert Canlas at Bongget Rogelio. Nakunan pa yan ng CCTV ng naturang hotel. Na cite and contempt naman si Balag dahil sa paulit-ulit na pagtanggi na sagutin ang tanong kung ano ang kanyang posisyon sa fraternity. Dito sa application, Aegis Juris Fraternity Law, Faculty of Civil Law, ikaw ang nakapirma. Tapos ito sa organization sheet, position ng organization, president. Ito yung University of Student Affairs ng UST, recognition ng fraternity. Andito na, malinaw. Ni pagiging miyembro, hindi mo aaminin? Anong klaseng leader ka ng iyong fraternity? Mga kasamaan sa fraternity, yan ang leader ninyo. Your Honor, I'm invoking my right, Your Honor. I think, Mr. Chair, I would like to move that this resource person be cited in contempt. I second the motion. Binasa rin sa pagdinig ang chat messages ng mga miyembro at alumni ng Aegis Juris Fraternity na nagpaplanong pagtakpan ang pagkamatay ni Atio. Paring Edong, for me, denial. Never ever give any hint. Si Alston Kevin Anarna, he's a lawyer, no? Abogado ito. Yung kanyang sinabi nito, yes, Brad, may kaya yung family niya bukas makakakuha na sila ng search warrant sa Prat Live. Sana malinis na, matanggal na ang paddle doon. Nakasaad rin doon na si Salamat ang may hawak ng cellphone ni Atio at maraming beses na raw tumatawag ang magulang ni Atio. But I think it's also quite disturbing, Mr. Chair,
that respected members of our society, such as lawyers, who are the ones encouraging the younger members to conceal evidences and to evade the authorities. Ang mga magulang ni Atio na nawagan sa mga miyembro ng AGIS juries na ibalik sana sa kanila ang mga gamit ng kanilang anak. Lala Roque, GMA News.